Pagpasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin, at nakita ko ang isang puting ulan, at nakaupo dito ang isang nilikhang animoy tao. May koronang dito, at may hawak na isang matalas na karis. Isa pang anghel ang lumabas mula sa templo, at malakas na nagsalita sa nakaupo sa ulan. Gamitin mo ang iyong kari. Gumapos ka na sapagkat panahon na. Sinog na ang anihin sa lupa. Ikinamtay ng nakaupo sa ulan ang kanyang kari. At nagapas ang anihin sa lupa. Isa pang anghel ang nakita kong lumabas sa templo sa langit. May hawak din siyang matalas na kari. Lumabas mula sa tambana ang isa rin anghel, ang namamahala sa apoy. Sinabi niya sa anghel na may matalas na kari. Gamitin mo ang iyong kari at anihin mo ang mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa sapagkat hinog na. Kaya ikinamtay ng anghel ang kanyang kari. Inani ang mga ubas at inihagi sa tisaan na siyang matinding buot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Panginoon, siyang hari, sa itaigin ay sabihin. Sanglibot ay matatag na, kahit ito ay ugaling. Sa paghato sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umubong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay mag-iwang. Ang bukunin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galang ay mag-awitan. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Ang puon ay pumulihin pagkat siya ay daratan. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya ng hamakol at lahat ay pantay-pantay. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamutin nito na inihandog ng mga tao. Kaya sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong yan ay iguguho. Walang batong itikira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito ay magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi man isiligaw ninyo man, sapagkat marami ang darating na aking
sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila, huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutong at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw ng mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Siguro dalawang punto, isa base sa ating Ebanghelyo at ang isa sa ating pinagdiriwang yung pista ni Santa Cecilia na patron ng mga musician o yung mga may kaugnayan sa musika at mga poet, no? Yung mga maninula. Yung ating Ebanghelyo ay, kung maalala nyo, itong Ebanghelyo natin nung isang linggo yata o nung makalawang linggo. No? At ito ay isang pagpapaalala ng mga tanda kung kailan darating ang paghukom o paghuhusga. At maraming mga sinabi yung Panginoon na nakikita natin. May nagsabi nga, mukhang totoo na yung magbasa kasi nga, di ba kailan lang yun, wapas yung super moon na sinasabi, no? Yung parang kasi may binanggap dito sa bandang muli, may mga lilitaw, nakakilakilabot na bagay, at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ngayon din yung mga digmaan, taggutong, earthquake, no? Lahat ng yan ay mga nangyayari na ayon sa mga palatandaan na sinasabi ng Panginoon. Pero sabi nga niya, hindi pa yan. Sabihin, pagkatapos, saka darating. At sa pagdating ng araw na yon, ang sabi niya, no, ay huwag tayong maniniwala basta-basta sa ibang mga tao na masasabing siya yung tagapagdikta. O kaya, huwag tayong mag-alala kung anong sasabihin natin. No, yung karuntong na ebanghelyo nito sa bukas, ang sasabihin ng Panginoon ay, sana huwag tayong magmaliw sa ating pananampalataya. Magpursige tayo sa ating pananampalataya dahil hindi naman tayo iiwan ng Panginoon. Lagi natin siyang kasama, no? Lalo-lalo na yung mga nananampalataya sa Kanya. Kaya ano man ang mangyari, no? Dumating man itong sinabing paghusga, tayo ay dapat kampante kung tayo ay nakaugnay sa ating Panginoon. Si Santa Cecilia naman ay patron ng musika. Siya ay palaging umaawit at tumutugtog ng maraming mga instrumento. At minsan siya ay pinilit na ipakasal. Subalit, no, siya ay tumanggi dahil nga sa gusto niyang manatiling dalaga. At ginawa niya yung kanyang pagtutol sa pamamagitan ng pag-awit nung habang siya ay kinakasal. At hindi naman yun natuloy. Si Santa Cecilia ay ginagamit niya ang kanyang kakayahan sa pagtugtog at pag-awit para makipag-ugnayan sa Diyos. At gayon din, ginagamit niya rin yon para makipag-ugnayan o ang kapwa sa Diyos, para may-ugnay ang kapwa sa Diyos. Kaya inaalala din natin ngayon yung mga tao na involved, no, sa paggawa ng musika, lalo na yung sacred music. No, hindi lang yung musika na popular, kundi mga musika na ginagamit sa pagsamba. Dahil naniniwala tayo, may kasabihan, when you sing, you pray twice. No? Kapag daw tayo kumaawit ng ating mga papuri at pagdarasal, ang bali nun ay dalawang ulit kung baga sa ordinaryong pagdarasal. Kaya din nagiging solemne ang ating mga misa, nakakatulong ang pag-awit. Kaya malaki yung utang na loob natin sa mga musikero at musikera na nag-aalay ng kanilang talento para hindi lang mag-accompany kundi mag-compose na
ang isang malaking pagbabago sa musika dito sa Pilipinas ay nung magsimulang mag-compose si Ed Ontiveros. Dahil sa kanya, yung mga awitin na Filipino at indak na Filipino ang naging tema ng ating mga misa na nakatulong sa ating pagiging mga Pilipinong Katoliko at Kristiyano. May isang magaling na pianista na nai-produce ang Pilipinas at sinikilala siya sa buong mundo. It's so happy na ang kanyang pangalan ay Cecilia o Cecil. So, walang iba kundi si Cecil Lican. Hindi niya siya kilala, no, yung kanyang pangalan, ewan ko kung papalaran o aksidente na ang kanyang pangalan ay nagkataon na siya rin ay magaling sa musika. Subalit hindi man Cecilia ang kanyang pangalan, ang mahalaga yung mga nag-aalay ng kanilang talento para sa pananampalataya ay dapat na kilalanin at manawari, katulad ni Santa Cecilia, sila rin ay palarin na magkaroon ng grasya na tinanggap niya.